morning sa inyong lahat mga ka-Fowl. Welcome po sa aking munting channel, the Poor Fowl Racer Channel. So, time check, quarter to 6 na po. Ngayon, ito po ang aking morning routine. Mga ka-Fowl, ang pagpapakain sa ating alaga. So, mukhang nagbuto na po sila. So, samahan niyo po ako sa pagpapakain sa kanila. Tara. So, ito po, usually, ang pinapakain po sa kanila, mga ka-Fowl. 7 kinds. Sa malaki-laki na, minsan gulay o butas, minsan sapal ng niyog. Pero, best choice ko po ito. Kasi itong 7 kinds, mga ka-Fowl, mapanitip o mapanabong man. It consists of grapes, so, jack oats, green peas, barley, wheat, black corn, and sorghum, and soya beans na nakakatulong po sa kanila pang-araw-araw na nutrient needs po, at also nakakatulong din po sa kanilang growth development. And lastly po, malaking tulong po ito sa pagpapabukas sa kanilang katawan. Ito po ay based aking observation at experience. So, tara, kapakain ko na po sa kanila. So, ang nagandahan lang po itong 7 kinds mga ka-Fowl sa experience ko at aking observation. Yung katawan ng kanilang mga pagayon mo po, siyempre pag track corn, pinapakain mo, diba expected natin magaan. Pero sa pagpapakain ko po nito itong 7 kinds, paghawak ko po sa kanilang katawan, mabigat po. So, nakatulong talaga ito sa akin, itong pagkain na ito. So, tinatakpan ko po nito kasi sa gabi malamig. So, para maprotektahan po sila sa lamig ng gabi, para hindi po sila magkasipon. At sa mga sisiw naman po, ito po ang pinapakain ko, integrato. Minsan, baby chick booster, gawa ng Thunderbird. Medyo yung isa may kamahalan po. Pero yun po pinapakain ko minsan pag may budget. So ngayon, ang practice po namin dito ay wet feeding po sa mga sisiw.
kasi based on my observation at experience na din, ay mabilis nilang ma-digest yung pagkain compared sa dry feeding. At mabilis din silang lumaki. Diyan lang po ako mag-dry feeding kapag umuulan. Kasi pag dry feeding ko kasi, ay mamimaintain po nila yung heat sa kanilang katawan. Yan yung po yun, based na din po sa aking experience. Paul, ito po yung isa sa mga nabanggit ko na pinapakain ko po sa aking sisiw. So hindi pala siya baby chick booster, baby stock booster pala. Pasensya na po. So wala na po itong laman kasi naubos na. So ito po pinapakain ko sa kanila. So ito po ang aking best choice. Kumbaga. So hindi po ako na-recommend, hindi po ako na endorse na wala mga produkto, pero ito po usually ito po ay proven and tested na po sa aking manukan. Magandang maganda po talaga siya. So kung pagbabasehan may quality, talagang quality talaga siya sa aking observation at experience. Madali talagang lumaki yung mga sisiw. So, kung sa protina naman, so nakalagay dito, crude protein, so 22%. So, mataas talaga yung protina nito. At sa pagkagawa at pag-packaging, talagang masasabi mo quality talaga. So, I highly recommend itong product na ito sa mga sisiw nyo. So, maganda talaga ito. And lastly, sa adult naman ay nagdadagdag po kami ng percentage ng crack corn sa pagpapakain sa kanila. Because yung corn po kasi ay mainit po yun sa kanilang katawan. At magdadagdag po kami ng percentage kapag umuulan. At palangga na rin po sa lamig. So, dito po, tapos ang ating video. So, at kung nagustuhan nyo yung video ito, I don't forget to share, like, and subscribe mga kapag. At i-click nyo din yung notification bell sa baba upang updated po kayo sa aking mga susunod na video. See ya!